Posibleng tumaas ang presyo ng tinapay dahil sa pagmahal ng itlog na sangkap sa paggawa nito. Ang sulyap sa iba pang balita, hatid ni Tina Panganiban Perez. Presyo ng tinapay tumaas sa Sariaya, Quezon. Ayon sa ilang nagtitinda ng tinapay, dahil yan sa pagmahal ng mga sangkap. Sa isang panaderya, piso hanggang 2 piso ang itinaas ng presyo ng lahat ng tinapay. Nakaamba pa raw na muling tumaas ang presyo dahil sa pagmahal naman ng itlog. Pero base sa monitoring ng Department of Trade and Industry, Quezon, walang paggalaw at mas mababa pa sa suggested retail price ang presyo ng mga tinapay na minomonitor sa iba't ibang supermarket sa lalawigan. Panawagan ng DTI, isumbong sa kanilang tanggapan kung may mga bilihing hindi katanggap-tanggap ang presyo. Mahigit 20 sasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lane sa Maynila, hinatak ng MMDA. Tiniketan din ang mahigit 30 motorista sa clearing operations ng MMDA, DILG at PNP. May tiniketan din dahil ginawang hardin ang Mabuhay Lane, pati tent ng barangay, hindi pinalusot. Sa clearing operations naman sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, pinagiba ang mga sagabal sa mga bangketa at pinaalis sa mga illegal na nagtitinda. Layo ng clearing operations na matiyak na mananatiling walang sagabal sa mga kalsada, lalo na sa mga alternatibong ruta gaya ng Mabuhay Lakes. May mga sistemang ipatutupad ng DILG para masigurong hindi na magpapabalik-balik ang mga nakabara sa mga Mabuhay Lane at para masigurong hindi na magtuturuan ang mga dapat na naglilinis sa mga kalsadang ito. Babala ng DILG, pag bumalik pa ang mga nakabara sa Mabuhay Lanes, pwedeng magsumbong ang barangay sa PNP. May pinuoring monitoring teams ng DILG para bantayan kung ginagawa ng barangay, lokal na pamahalaan at PNP ang kanilang trabaho. Pananagutin din daw ang mga barangay na mahuhuling may nakasagabal na gamit sa Mabuhay Lanes. Smartphone app para mapabilis ang paghingi ng tulong sa mga pulis sa Metro Manila, inilunsad. Sa NCRPO Safe App Alert, isang pindot lang, maalerto agad ang command center ng NCRPO na mag-aabiso naman sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Para iwas prank, kailangan magrehistro sa app. Ayon kay Interior Secretary Benhar Abalos, planong gamitin ito sa buong Pilipinas. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.